Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 21, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Suspended Bambantol Lag Mayor Alice Guo, Graft Convict Dennis Cunanan at 12 iba pa sinampahan ng kasong human trafficking kaugnay ng illegal na pogo operations. Cyber hackers ng mga bangko at government websites arestado ng NBI. Tech editor ng isang sikat na dyaryo idinadawit ng isa sa mga suspect. Malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng send-off para sa mga atleta ng Pilipinas na lalaban sa 2024 Paris Olympics. Sa sports pa rin, Pinoy pole vaulter EJ Obiena may pahabol na gintong medalya bago ang Summer Games. I never go into a relationship that's not serious. I'm always the serious type. At sa ating balitang showbiz, Rufa Gutierrez, ibinunyag 4 relasyon kay Herbert Bautista. Approved naman kaya sa mga anak at kay Mommy Annabelle. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mahigit 3 buwan magmula noong March 13 raid sa illegal na pogo sa Bamban-Tarlac. Formal nang sinampahan ang kasong qualified trafficking in persons si Bamban Mayor Alice Guo. Kasama rin sa sinampahan ang dating government official at convict sa kasong graft na si Dennis Cunanan. Inaasikaso naman ang hold departure orders sa mga respondent para hindi nila matakasan ang mga reklamo. Ang kumpletong balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. Pasado alas 10 ng umaga, June 21, sumadya sa tanggapan ng Department of Justice ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Criminal Investigation and Detection Group at Interagency Council Against Trafficking. Yan ay upang formal na maghain ng kaso laban sa suspendidong si Bamban Mayor Alice Guo at 13 iba pa na inuugnay sa labor trafficking mula sa operasyon ng Pogo Hubs sa Porac, Pampanga at sa Bamban, Tarlac. So bukod po kay Mayor Alice Guo, na pinangalanan din namin si Guwaping, meron pang 13 o 13 respondents na isinamin namin. So yung 13 taong to ay mga officers at incorporators ng 3 kumpanya na pinagmulan na galing sa Baofu, Hongsheng, and then sa Zunyuan. At meron ding mga iba pang private individuals na sangkot doon sa conspiracy para makumit ang qualified trafficking in persons. Kasama rin sa mga kinasuhan ay si Dennis Cunanan. Si Dennis Cunanan ay ang dating executive ng Technology Resource Center na na-convict noong 2023 dahil sa kasong pandarambong mula sa pagkakadawit sa pork barrel scam. Lumalabas kasi sa imbestigasyon na si Cunanan ang lumakad ng papeles ng Lucky South 99 o ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Siya ang nag-apply doon sa dating Nolo from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. Ang Baofu Land Development, Zunyuan Technology Incorporated at Hongsheng Gaming Technology Incorporated ay mga pag-aari umano ni Guo sa Bamban, Tarlac at ayon sa prosekusyon, natagpuan sa Lucky South 99 ang isang dokumentong nakalagay ang pangalan ni Cunanan. We found a document wherein the name of Mr. Dennis Cunanan appeared. And after piecing together the pieces of evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. Complaint pa lang ito, dadaan pa ito sa proseso sa DOJ.
dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng pagkakataon na isabi ang kanilang panig. Sa susunod na linggo naman, nakatakdang pirmahan ni Justice Secretary Crispina Remulla ang ELBO o Immigration Lookout Bulletin Order at PHDO o Precautionary Hold Departure Order. Yan ay para masigurong di makakatakas palabas ng Pilipinas ang mga inirereklamo. Si Mayor Guo, isa siyang public official, di naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang travel authority. So hopefully, no, ang ELBO natin at yung PHDO, no, na-apply ng ating mga prosecutor ay safeguard lang. Ayon sa PAOK, posibleng may iba pang kasong maisampa laban kay Guo habang tinitiyak rin ng mga otoridad na patuloy ang kanilang operasyon kontra sa iba pang illegal na pogo sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kinumpirma ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry nitong Biyernes ang pinakaunang kaso ng human transmissible na Q fever sa bansa. Ito ay matapos magangkat ng 12-12 ng mga kambing mula sa United States, ang isang government breeding farm sa Marinduque at isang quarantine facility sa Pampanga. Sa press conference, sinabi ng ahensya na sa 74 na kambing na sumailalim sa test, 19 rito ang nagpositibo sa Q fever. Ang sakit na Q fever na pangunahing nakakaapekto sa mga baka, tupa at kambing ay maaaring makuha rin ng mga tao sa pamamagitan ng paglanghap ng kontaminadong alikabok. Posibleng magdulot ito sa tao ng panginginig, lagnat at pananakit ng kalamnan na maaaring makaapekto rin sa atay at puso. Gayunpaman, sinabi ng ahensya na wala pa umanong kumpirmadong kaso ng transmission sa tao at masusi nilang binabantayan ang sitwasyon. Pansamantala namang ibaba ng DA ang importasyon ng mga kambing sa bansa mula sa United States. Ipinresenta ng NBI sa media ngayong araw ang 5 suspected cyber criminals na umano'y sangkot sa hacking ng mga bangko at maging websites ng gobyerno. Ang isa sa mga suspect, kumanta, utos umano ang pag-hack ng kanyang boss na si Art Samaniego. Narito ang ating balitang A to Z. Hackers, maghanda na kayo. Eto na kami. Nasampulan ng bagong liderato ng National Bureau of Investigation ang 5 hackers sa mas pinaigting na laban ng ahensya kontra cybercrime sa bansa. 2 sa mga suspect sangkot sa pangahak sa mga bangko. Hawak raw nila ang mga username, password at maging OTP data ng mga kliyente. Yung 2 ho dyan, kagabilang ho namin nahuli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga compromised GoTime accounts. Si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. Ang isa naman sa mga suspect na kinilalang empleyado ng Manila Bulletin, idinadawit ang kanyang boss, ang tech editor at Scam Watch co-lead convener na si Art Samaniego. Malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. I will sell them details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit. Show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack. In return po, gagawan niya ng article. Base sa extrajudicial confession ng hacker, isa umano sa mga project na utos ni Samaniego ay ang pag-hack sa mobile app ng grupong Isang Bayan, pati umano ang hacking sa government websites, bagay na iniimbestigahan na rin ngayon ng NBI. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinack nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. Agad namang itinanggi ni Samaniego ang mga bintang at sinabing ang burden of proof ay nasa nag-aakusa. Sa pahayag naman ng Manila Bulletin, umaasa ang kumpanyang kikilalanin ng karapatan ng kanilang mga empleyado, kasabay ng pag-iit
na mananaig ang katapatan ng news company sa pagsunod sa batas. Formal nang nilagdaan itong Huwebes ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabawas ay pinapataw na tarifa sa bigas at ilan pang produkto. At insunod sa Executive Order Number 62, ipapako na sa 15% ang bawas sa tarifa sa mga imported na bigas mula sa dating 35%. Layunin ng comprehensive tariff na madagdagan ang supply ng bigas sa Pilipinas, maging ang pangangasiwa sa presyo nito at makontrol ang inflation sa iba't ibang bilihin ng sagayon ay matiyak na abot kaya ang mga ito ng mga Pilipino. Nauna nang inanunsyo ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr. na aprobado na ito ng punong ehekutibo na nag-update sa mga taripang ipinapataw sa mga miyembro ng World Trade Organization. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsuspindi ng Philippine Reclamation Authority sa pagkolekta ng toll sa Manila Cavite Toll Expressway sa lahat ng sasakyan na daraan sa Taguig, Paranaque, Las Piñas, Bacoorat, Cavite. 30 araw ang itatagal ng suspensyon ng koleksyon ng toll. Paraan daw ito para maipakilala ang ibang ginawang kalsada at para makatulong sa mga motorista sa kabila ng kaliwatkan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, ngayong araw nagkaroon din ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng Cavitex Calax Link, maging ang inaugurasyon ng Cavitex C5 Link Segment 3B at Segment 2 o yung Sukat Interchange. The PRA or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Paranaque, Las Piñas, Bacoor, and Cavite for 30 days. And this will introduce our new roads. Pinuna ni Senator Grace Poe ang mga umano'y discrepancy sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Poe, walang malinaw na plano ang Transportation Department para sa mga tsuper at operator na hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Giit ni Poe, dapat i-prioridad ang pagkumpleto sa plano sa ruta bago bawasan ang mga PUV units. Hanapin natin ng paraan ang maging abot-kaya ang modernisasyon. DOTR should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP. Kontaminado ang tubig na isinusupply ng water concessionaire ng Maynila at sa ilang consumer. Yan ay matapos lumabas ang pag-review sa water samples na isinagawa ng MWSS Regulatory Office. Nakitaan kasi ng coliform bacteria ang tubig. Pagmumultahin naman ang Maynila dahil hindi agad daw na iresolba ang problema at lumagpas ng 3 araw. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sa regular na ginagawang random sampling ng MWSS Regulatory Office sa mga water concessionaires, lumabas na kontaminado ang tubig ng Maynila na isinusupply nito sa mga consumer. Nagpositibo kasi sa coliform ang tubig na kuha mula sa Maynila noong December 2023. Aminado naman ang Maynila dito. Lumabas po mula dun sa ating water quality testing, sa mga sampling po natin, sa mga regular sampling points po natin. Lumabas na may mga iilan po sa Caloocan at sa Imus, Cavite na bahagya pong lumampas dun sa allowable limits natin ng coliform sa tubig. Paliwanag pa ng Maynila, kapag may mga maintenance works po tayo, kaakibat po yan ng mga service interruptions natin. Kapag nawawalan po kasi ng pressure yung mga tubo natin, nagiging prone po ito sa intrusion ng mga contaminants since nasa ilalim po yan ng lupa. We can assure you, this is an isolated case. Konti lang yung na-affect. Pero sa investigasyon ng MWSS, hindi agad ito na-resolba ng Maynila. They are required to fix things within 3 days. If the problem persists for more than 3 days, we can then impose financial penalties. Pero ano ang aasahan ng mga consumer ng Maynila ngayon, lalo na sa Caloocan at Imus, Cavite? Those affected customers who were exposed or could have ingested this will be given rebates in the form of they will get rebates in their monthly water bill.
pero para sa ilang mga consumer, hindi pa rin ako satisfied doon kasi nainom mo na yung tubig eh. Dapat nga bigyan talaga sila ng penalty malaki kasi nagbabayad na may mga consumer ng tamang paniningil nila kahit mataas. Todo naman daw ang ginagawang monitoring ngayon ng Maynilad para hindi na maulit ang insidente. We encourage and we recommend kung posible naman po na makapag-flushing din sila sa kanilang mga bahay-bahay kasi nga po additional measure po yan to make sure na malinaw na po yung tubig na lalabas sa kanilang mga grito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naku mga ka-A2Z, mukhang aaray na naman ang mga motorista dahil may panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo sa darating na Martes. Batay sa abiso ng Department of Energy, 85 centavos hanggang piso and 15 centavos ang inaasahang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Piso 50 centimos naman hanggang piso 85 centimos sa kada litro ng diesel. Habang may 1 peso hanggang 1 peso and 10 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Dulot pa rin ang taas presyo ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine maging sa issue ng Israel at Lebanon sa Middle East. Another gold in the bag for EJ Obiena. Muli na namang nakasungkit ng gintong medalya ang Pinoy pole vaulter at 2024 Paris Olympics bound na si EJ Obiena sa kompetisyon sa pole landing Biyernes. Napagtagumpayan niya ang 5.97 meters para makuha ang gold medal. Ito rin ang personal na best ni Obiena ngayong taon. Nasungkit naman ng pole vaulter ng Greece ang silver medal habang bronze ng pambato ng Poland. Sinabi naman ni Obiena na magpapahinga muna siya bago ang pagsabak sa nalalapit na Paris Summer Games. Abangan sa aming pagbabalik, DOH pinag-iingat ang publiko sa banta ng dengue ngayong tag-ulan. Mga pararaan para makaiwas, alamin. At mga manlalarong lalahok sa Paris Olympics, binigyan ng send-off ceremony. Athletes patungong Sabado, patungong France na ngayong Sabado. Ang lahat ng may init na balitang yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dating Vice President Lenny Robredo, kinumpirmang wala siyang planong tumakbo sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Lenny, nagpaalam na siya sa Liberal Party dahil mas napipisil niya anyang ang pagtakbo bilang alkalde ng Naga City. Ito'y para matulungan ang kanyang mga kababayan. Una nang inihayag ni LP President at Albay Representative Edsel Lagman na nakapagdesisyon na si Robredo hinggil sa kanyang mga susunod na plano sa politika. Ikinalungkot naman umano ni Senator Amy Marcos ang pagkabuwag ng UNITEAM matapos ang pag-alis ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Marcos Jr. Administration. Pero giit ng presidential sister, nagpadala na siya ng mensahe ng suporta kay VP Sara na umuwi muna daw sa Davao. Matatanda ang nabanggit ni VP Sara nung nakaraang linggo na binuulang ang UNITEAM nung nakaraang halalan at wala na raw ito dahil hindi naman na sila kakandidato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oo naman. Pero nauwing Davao yun eh. Umuwi na muna. Pero nagsabi na ako na ang aking pagmamahal, pagtitiwala, paniniwala sa kanyang kabutihan, ang kanyang husay at pagkakaibigan ay mananatili. At hindi nagmamaliw, ako'y sasama sa anumang hakbang niya, sa laban niya, sa hinaharap niya. Inihayag ng Bureau of Jail Management and Penology na bumaba sa 322% ang jail congestion sa bansa mula yan sa 365% nung nakaraang taon. Ayon sa ahensya, bagamat mataas pa rin, malaking bagay ito dahil maraming mga preso na ang nakalaya at patuloy umanong sinisikap ng ahensya na paunla rin pa ang jail facilities. Samantala, kinakailangan naman daw ng BJMP ng karagdagang tauhan para magkaroon pa ng mas magandang serbisyo. Bumaba po ang congestion rate ng ating mga piitan sa Pilipinas.
Ngayon pong 2024, ibabalita ko sa inyo na ito ho ay bumaba ng 322%. Ibig sabihin ho, marami pong lumaya sa iba't ibang pamamaraan. Siyempre ho, sa tulong pa rin ho yan ng DLG. Pinapaalalahanan ng Department of Health ang publiko ngayong Dengue Awareness Month na mag-ingat sa banta ng dengue sa bansa. Hinihimok din ng ahensya na sundin ang kanilang 4S strategy para maiwasan ang sakit na dulot ng mga lamok ngayong tag-ulan. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Minsan na ang nakaranas ng dengue scare ang pamilya ni Nanay Cecil nang makitaan ng sintomas ng dengue ang kanyang dalawang anak na noon ay 4 na araw na umanong mataas ang lagnat. After ko po silang paliguan, doon po lumabas yung mga rashes nila sa katawan. Nag-alala po ako noon, kinabahan po ako noon, kaya dinala ko na po agad sila sa clinic para matest po yung platelet count. Ayon sa Department of Health Disease Prevention and Control Bureau, nasa halos 75,000 na ang naitatalang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon hanggang Hunyo. Nagmumula sa kagat ng babaeng lamok ang dengue virus. Nakaraniwang pinaka-aktibo 2 oras mula pagsikat ng araw at ilang oras bago ang paglubog. Kaya naman ikinakampanya ng DOH sa publiko ang pagsunod sa 4S strategy para maiwasan ang paglobo ng kaso ng dengue sa bansa lalo pat tag-ulan na. Una na riyan ang search and destroy mosquito breeding sites o hanapin at sirain ang mga pinamumugaran at pinangingitlugan ng lamok. Ikalawa, secure and self-protection from mosquito bites o gumamit ng mga long sleeves, pants at mosquito repellent para iwas kagat ng lamok. Ikatlo, seek early consultation o kumonsulta agad sa doktor kapag may mga sintomas na ng dengue. At ang huli, support fogging and spraying in hotspot areas o magpausok at mag-spray ng anti-mosquito spray sa mga posibleng pinamumugaran nito. Paalala pa ng eksperto mula sa Research Institute for Tropical Medicine, bagamat wala pang gamot sa dengue, fluid therapy o pag-inom ng tubig at pagkonsulta sa doktor ang gawin kapag nakararamdam na ng sintomas. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Dalawa ang kumpirmadong patay habang siyam ang sugatan matapos ang banggaan ng dalawang tren sa Chile. Umibabaw ang isang freight train sa isang test train dahil sa lakas ng pagbangga. 4 na Chinese citizen ang nasugatan mula sa test train habang nasawi naman ang mismong driver at kanyang assistant sa freight train. Ayon sa otoridad sa lugar, tila hindi alam ng test train na may paparating na isa pang tren sa kanila ang direksyon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng isang Pinay OFW mula Riyadh na kasama sa Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia noong June 16. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, heat stroke ang ikinamatay ng Pinay. Isang dental assistant ang Pinay na yon. Naipaabot naman na sa pamilya ng nasawing OFW ang nangyari para maisaayos ang pagpapalibing sa Pilipina. Batay sa datos, sinatayang aabot sa mahigit 5,000 Pilipino ang sumama sa pilgrimage, habang pumalo naman sa mahigit 500 individual ang nasawi doon. Sa datos ng Jordanian Foreign Ministry, nasa 14 ang nasawing Malaysian, 165 ang Indonesian, 35 ang Pakistani, 35 rin ang Tunisian at ilan pa ang galing sa Iran at India. Mabot naman sa 22 ang sugatan at 16 pa ang nawawala. Sa kabila nito, tiniyak ng Saudi Ministry of Health na patuloy ang kanilang pagpapatupad ng safety measures para sa mga dumalo. Umabot sa 51.8 degrees Celsius ang matinding init na naitala sa Hajj sa Mecca. Good luck and bon voyage! Dumalo ang mga atletang Pilipinong lalahok sa Paris Olympics 2024 sa isang send-off ceremony para sa kanila na isinagawa sa Marble Hall, Ayuntamiento de Manila sa Intramuros. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang seremonya at sinabi na aprubahan ang 52 million pesos na pondo bilang suporta sa kanilang pagsasanay at mga pangangailangan. Samantala, nakatakda naman ang pag-alis ng Team Pilipinas patungo sa kanilang training camp sa Metz, France ngayong Sabado, June 22. As you step onto the global stage, hold our flag high and show the world what a Filipino is made of. Susunod, Pinoy Big Brother, may bagong addition na host, kilalanin. At
At Rufa Gutierrez, may revelasyon sa relasyon nila ni Herbert Bautista. Huwag bibitiw, abangan ang lahat ng yan sa ating balitang A to Z. May pag-amin ng dating beauty queen at aktres na si Rufa Gutierrez sa kanilang tunay na relasyon ni Herbert Bautista. Ano naman kaya ang say ng kanyang daughters na sina Lauren at Venice? Samantala, bagong makakasamang host sa pinaka-inaabangang pagbabalik ng bahay ni Kuya Kilalanin. Ang lahat ng yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. I think it's just better that, you know, a quiet personal life just leads to more happiness. Oh. I never go into a relationship that's not serious. I'm always the serious type. Nagulat ang marami sa naging revelasyon ng dating beauty queen at aktres na si Rufa Gutierrez. Sa isang panayam, ibinuking ni Rufa ang 4 taong relasyon kay dating mayor ng Quezon City at dating aktor na si Herbert Bautista. Halatang kinilig ang aktres, maging ang mga anak nito na sina Lauren at Venice. Oh my God! I never go into a relationship that's not serious. I'm always the serious type. Approved naman kaya ito sa mga girls? Yeah, I do. I do. He's very funny. Pagbubuking pa ng aktres sa comedy series na The House Arrest of Us, sila unang nagka-developan ni Bistek nang gumanap sila bilang mga magulang ni Catherine Bernardo. At ang super hot na chika, kasama rin daw nila ang mga anak noong first date nila. Very proper. Sinundo kami sa bahay. Tapos sinama yung mga anak ko. Sabi niya, I want to meet them. And to make sure that they're okay with him and everyone was comfortable. And that was Christmas time, remember? Yeah. Kinaaliwan rin ang sagot ni Lauren sa tanong kung sakaling magpapakasal sina Rufa at Herbert. Get married abroad so you can get a divorce. What? Matuloy kaya? Abangan! Magbubukas na ang legendary bahay ni Kuya! Samantala, andyan na siya! The secret is out! Dahil sa muling pagbubukas ng pinaka-legendary na bahay sa bansa, ipinakilala na sa isang teaser ang mga host ng Pinoy Big Brother Gen 11 Edition. Kim Chu, Robbie Domingo, Enchong D, Melay Cantiveros Francisco, Bianca Gonzalez, at ang pinakabagong host na si Alexa Ilacad representing Gen Z. Sa isang panayam, sinabi ni Alexa na masaya siya sa pagkakapili sa kanya na makasama sa hosting ng pinakasikat na reality show. Unang nakilala si Alexa sa kid show na Going Bulilit. Nakatakda namang ipalabas ang Pinoy Big Brother Gen 11 ngayong darating na Hulyo. Exciting, di ba? Para sa balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. Sa ating balitang malakas, maka-good vibes. Driller ka pag laki mo. Yan na nga lang ang nasabi ng uploader matapos ang cute encounter ng isang bata na nakisali sa drill exercises ng matatanda. Panoorin. Daw siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Zine, panoorin ng replay ng ating programa, at sundan ng ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa isang puppeteer at aktor na si James Henson. Paalala ni Henson, ang buhay ay nararapat na maging masaya at kontento.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!